Tapos na, may nanalo na. Ito naging diretsyang pahayag ng maraming netizens matapos kumpirmahin ni Pangulong Rodrigo Duterte na Ilocano ang dapat manungkulan sa upcoming 2022 national election. Ito ang breaking news na umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng social media nang kumpirmahin mismo ng Pangulo ng Bansa sa Narvacan City kung saan ongoing ang kanyang speech kasama si Chavez Singson na isa ang mga Ilocano sa pinakamatatalino o bright at maasahan pagdating sa public service. Kaya't pakiusap ni Pangulong Rodrigo Duterte, pumili ng tama, pumili ng matalino, at pumili ng Ilocano. Bukod sa kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte, wala na nga rin ibang pinatutunguhan pa ang Pangulo ng Bansa kundi ang nag-iisang Ilocano na tumatakbo sa pagkapangulo. Walang iba kundi ang former senator na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito ang full video kung saan ay kinatuwa ng maraming BBM Sara supporter. At ikinagulantang naman ang mga supporters ni Manila City Mayor Sco Moreno dahil matapos nga nila umasa sa endorsement ni Pangulong Rodrigo Duterte ay bigo sila dito dahil si Bongbong Marcos ang kanyang official na kandidato sa upcoming 2022 election. Panoorin ang full video. In my cabinet, apat o tatlo na lang kaming Bisaya na iwan. Puro Ilocano na. Kaya ibigay ko na lang ito, isang buwan, alis ako sa Malacañan, mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. Basta majority ang mga Ilocano, kasi mga bright. Pati mga gwapong lalaki. May kwarto. Ang karoommate doon, si Dulay, yung BIR, Ilocano, Baguio, pati si Bebot Belio, yung Secretary of Labor ngayon. Ang kaharap ng kwarto nila, ako, pati si Yasay. Kaya si Lasay hindi talaga tinanggap ng commission on appointment ng Congress kasi Amerikano pala ang buong. Patay na yun, so kindly erase it. And hindi ko talaga alam eh. Otherwise, I would not have appointed him. But you know, in my cabinet, apat o tatlo na lang kaming Bisaya na iwan. Puro Ilocano na. Kaya ibigay ko na lang ito, isang buwan, alis ako sa Malacañan, mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. You should not be surprised, actually. I am close to the embarkada ko, mga Ilocano, dormitoryo eh. Dito naman, nung pagka-presidente ko, yung mga retired si Secretary Esperon, mga lahat ng mga military kinuha ko, almost 12 of them are in the cabinet ko. Minsan mag-meeting kami overtime, we face each other across the table, kaming mga civilian at lahat na ng military puro retired. Sila na, but there are 12 or... Basta majority ang mga Ilocano, kasi mga bright. Pati mga gwapong lalaki. Puro Ilocano na. Kaya ibigay ko na lang ito, isang buwan, alis ako sa Malacañan, mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon.